tama rin sa iba. Tama yun. Lahat tama, huwag lang ikaw. Pag ikaw, uy, mali na yan, ha? Correct. Tama yun. Anyone wants to add to that? Ayun, ay, ako masasabi ko. Siguro yung parang pagmamarites niya, tama sabi ni Madam. Kasi nga, syempre, nandito tayo sa mundo to, sa industriya to. So, para sa akin, yung natutunan ko din, minsan, ako din, pagka gumanon. Ang maganda doon, pag kayo-kayo lang talaga, carry lang yon yung magmaritesan kayo dyan. Tapos, usually naman kasi sa mundo natin, ang mga nagsasalita ng ganito, ganyan, may lumalabas man, sila yung wala doon eh. So, kaysa patulan mo, huwag ka naman, yaan mo na lang, kasi wala naman sila doon, you know your truth. Diba? Paano pag may screenshot? Ay, naku, yung screenshot na lang, wala kayong masyado. Kaya tayo mo ng chat-chat, no? Na screenshot. Okay, yung chat mo ginawawala after 10 seconds. Oo, dapat yung screenshot, ibang level yun. Talaga nang kasira ng buhay. Pero, huwag na natin pag-usapan yun. Baka ka rin sa thank you. Well, we had a segment one time, yung mga... yung pinagchichismis ng marami, ha, hindi namin sinisimulan. Kailangan lumabas na sa lahat bago namin i-pick up. So what we try to do is to talk about and look for the truth behind it. Ano ba talaga ang totoo? Yun. I think the value of Marites is when you get to the truth at the end of that session. Thank you. Thank you, Trixie. Next up, we do have Richard Pagdakawan from Lionheart TV. Hello, good afternoon. Hi, Richard. Congratulations sa show mo. So, ito na lang yung question ko. Kasi yung show nyo, it's all about your reaction, comments, opinions. So, alam nyo naman, mainit yan for another opinion. So, kayo ba, gaano kayo parang nahanda for, syempre, for any viral, for any trending na kilat na opinion niyo from the show? Or meron na ba kayong mga pinagdaanan ng previous na issues na sa palagay niyo masyado ng yun yung pinakamalala na para any topic na dito para hindi na tatapatan kayo? Start tayo kay Sir Alex kasi siya yung pinaka... Nagano ako nag-hurado. Siya yung pinaka-ano? Pinaka-dangerous. Then nag-judge ako sa showtime tapos isa sa mga natalo ata doon isang sikat na nag-gay si, tapos na siya pangalang Marigona. Tapos, nabash ako ng mga 2 days trending. Tapos, eh, ako nagsusulat ng mga questions. Ako rin yung writer na sinasabi, bobo raw ako, wala raw ako alam sa question, ako nagsulat. So, nabash ako dalawang araw. Tapos, umabot sa, minimessage pati anak ko, pati asawa ko, na bobo yung tatay mo, tanga yung tatay mo, mamatay na yung tatay mo, walang karapatang mabuhay sa college, bobo ka, pangit ka. And coming from all, ano. So, ang nalaman ko doon, patayin mo na yung social media, wala ka na malalaman. So, may sarili siya mundo na you can control by just ignoring. Hindi siya totoong world na masasalubong mo yung mga tao sa labas, tuloy-tuloy pa rin. Because kahit ang dami nila, wala ka masasalubong para magsalita ng gano'n. So, ang natutunan ko, kaya naman makapag-express ako ng opinion ko, as long as sabi na ni Madam Kuring na hindi ka makakasira is ang expression kasi is ano, ang natutunan ko sa social media or peace of mind, patayin mo or block mo at hindi sila nag-exist. Yan. Thanks, Alan.